Nasunog ang hindi po bababa sa 50 bahay sa may Singgalong sa Maynila, habang mahigit sa 20 bahay rin ang nilamo ng apoy dyan naman sa may Don Bosco sa Paranaque. Narito ang report. Walang inaksayang oras ang mga rumesponding bumbero sa sunog na nangyari sa El Dorado Street, Don Bosco, Paranaque. Umabot sa mahigit 20 nasusunog na bahay ang kinailangang bombahan ng tubig. Nahihirapan daw ang mga bumberong pasukin ang lugar dahil masisikip ang daan. Bahagya pang nagkagulo ng inakala ng ilang residente na may naipit na bata sa ilalim ng isang gumuhong bahay. Napawi naman ang pag-aalala nila nang malamang hindi ito totoo. Walang naiulat na nasaktan sa sunog, pero dumadaing ang mga pamilyang nasunugan dahil halos wala silang naisalbang gamit. Wala raw, yung TV lang po. Eh, itong mga kinahalungkat, ano yung hinahanap niyo ngayon? Yung mga papilis. Yung mga papilis, yung mga... Yung importante, yung titulo dito, yung ano dito, sa lupa. Tinatayang nasa 1,000,000 piso ang halaga ng ari-ariang natupok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Pero sabi ng ilang residente, maaaring sa isang LPG tank daw nagmula ang apoy. Tumutuloy ngayon sa Don Bosco High School ang mga nasunugan. Binigyan na sila ng tulong ng lokal na pamahalaan. Sa Singgalong, Maynila naman, nasunog din ang hindi bababa sa 50 bahay. Ayon kay Youth Scooper Ray Marparagas, magtatanghali nang mapansin niyang mausok ang paligid ng kanilang barangay. Pag-akyat niya sa bubong ng kanilang bahay, nakita niya ang makapal na usok na galing sa ilang bahay sa kalapit na kalsada. Hindi pa tiyak kung ano ang sanhi ng sunog. Para sa Unang Balita, Mav Gonzalez reporting.